Ganito ang kaganapan kapag Sabado at Linggo dahil ito ang mga holiday ng lahat ng OFW. Kahit saan man sigurong bansa, nag-holiday din sila ng Sabado at Linggo. Kaya naman ito, isa din akong OFW kaya holiday ko din ng Sunday. Kaya ipapakita ko naman sa inyo ngayon kung ano-ano yung mga ginagawa ng mga OFW kapag holiday. Kaya naman ang mga OFW kapag parating na kanilang mga holiday ay talaga naman super excited na silang lumabas kasi magkikita-kita na ulit sila ng kanilang mga kaibigan. Kasi alam nyo ba, sa aming pagtatrabaho sa isang linggo, ay talaga namang hindi natin masasabi merong worst talaga ang trabaho, meron namang talaga namang okay lang. Kaya naman, yung iba talaga namang napaka maraming problema. Kaya pagdating ng holiday, dun lang sila nagsasaya. Kaya naman siguro nakikita nyo yan, ayan, mga nadadaanan ng aking video, maraming nag-upo sa gilid-gilid, mga nagkukwentuhan, mga kumakain, meron tulog, meron nagkakantahan. So iba-iba ang mga ginagawa ng mga OFW kapag holiday nila. Yung ating nadaanan kanina, ayan ay area ng Blackman. Talaga namang every Sunday at Saturday, sobrang dami talaga dyan ng tambay ng mga OFW. Kasi dyan lang sila nagpapahinga. At ito naman ating pupuntahan at ipapakita ko sa inyo ay ito ay HSBC. Dito sa HSBC, sa ilalim na ito, ay marami naman ditong mga nagtitinda. Meron na din dyan mga kagaya natin na OFW na gumagawa ng kanilang pagkakakitaan para lang may maidagdag para may padala sa kanilang mga pamilya. Kung ang ibang OFW ay mga nagpapahinga lang, mga nag-upo sa gilid-gilid, dito naman ay talaga namang naghahanap sila at kumakayod para lang pandagdag sa kanilang pambigay sa kanilang mga pamilya. Kaya naman sa mga magulang or sa mga may anak o mga anak na magulang ay ng mga OFW, kailangan naman ninyo ay kamustahin sila. Yung araw-araw na kamustahin nyo ay napakaligaya na ng inyong mga magulang. Kaya naman sa konting message nyo or pangangamusta nyo ay sobrang maligaya na ang inyong mga magulang. Kaya dapat lagi nyo nang kakamustahin at i-message. At talaga namang pangangalagaan ang bawat sintimo na binibigay din sa inyo ng inyong mga magulang kasi hindi nyo alam yung paghihirap ng mga magulang ninyo na mga nandito sa abroad. Nagdodobling kayod sila, kahit na pangkainan nila, ay ipinapadala pa rin nila sa kanilang mga pamilya dahil sa mga gastusin at gustong maibigay ng magulang ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Kaya naman sa mga anak, talaga namang mahalin nyo ang inyong mga magulang. Huwag nyo silang baliwalain at lagi nyo talaga silang kamustahin. Ayan, nakikita nyo, nakaupo sila sa kainitan, nagtataklob lang ng karton, na mamayong. At yan, meron din kayo makikita nagbabaraha, meron ding nagbibingo. O diba, masayang-masaya na mga OFW kapag nag-ipon-ipon sila. Kaya naman yung ilalim ng HSBC niyan, punong-puno ng mga OFW. At dyan sila namamahinga. Maghapon sila dyan nakaupo, nakahiga. Ayan, may mga nagtitinda ng mga pagkain, may nagmamanicure. Ayan, may nagsiselebrate ng mga birthday. Diyan sila mga nag-ipon-ipon. Sobrang dami nagtitinda dito, lalo na ng mga pagkain. Kanya-kanyang tinda. Basta lang kumita talaga. Ayan, pero syempre, nag-iingat din yung mga yan. Kasi kapag nakita ng mga naninita, ay talaga namang maraming nagtatakbuhan din. Lalo na lang yung mga ano, nagtitinda ng mga damit-damit. Kaya, guys, mag-ingat-ingat lang din po tayo. Hindi lang din naman mga OFW nagtitinda dyan. Marami din mga Chinese, mga Indiano. Ayan, sama-sama sa lid sila diyan. Ayan, sina ate, may birthday celebration pa. O diba, ang saya-saya nila. Ganyan, mabababaw lang ang mga kaligayahan ng mga OFW ang magsama-sama at mamahinga si Santabe ay ayos na ayos na sa kanila. Kaya shout out sa mga bata dyan na ang mga magulang ay na OFW. Mahalin nyo sila. Alagaan at ingatan ang bawat mga binibigay nila sa inyo. Kaya naman sa simpleng kamusta ay kamustahin nyo araw-araw sila kasi yun lang ang magpapasaya sa kanila. Huwag yung i-message nyo lang kapag sa tuwing may kailangan ka. Kailangan araw-araw mo silang kamustahin yung nandyan ka parati at
magkwento, kwentuhan mo sila para naman yung kalungkutan ng inyong mga magulang na nasa abroad ay mapawi. Nakakatuwa lang sa lugar na to, talaga namang marami kang mabibili, mga sapman-sapman. Ano ba yung sapman-sapman? Tigsa 10. Meron na kayong mabibili 10-10 diyan. Mga ukay-ukay na magaganda rin naman. Kaya naman, marami kayong mabibili kahit magpa-box pa kayo, basta lang marami kayong pera. At isa din ako dyan sa mga nag-uukay-ukay. Akala nyo ba mga OFW mayaman? Hindi, ukay-ukay lang din ang mga sinusuot ng mga yan, kagaya ko. Kasi yung sa tuwing mamimili sila at mga original, hindi na nila naiisip yan kasi ipapadala na lang nila sa kanilang pamilya. Ayos na yung mga ukay-ukay, magaganda rin naman. Sana nag-enjoy kayo sa aking video at paki-comment naman kung saan lugar ka o saan bansa ka para naman alam ko kung saan nakarating at umabot ang video kong ito. Ayan, marami pong salamat at lagi po tayong mag-iingat. God bless you. Bye!